Itong pagpunta namin dito po, unang nagbalik sa aming ala-ala ay yung mga panahon na nasa struggle kami. Na palaging mo dito ang kuhan, dito ang daungan namin, itong area na ito at maraming mga pangyayari ang nangyari dito sa area na ito. Na itong area na ito is very memorable sa sacrifice at saka sa struggle ng Pangasamoro. Siguro kayo kung narinig niyo, lahat kayo kilala yung ating leader dito noon ng struggle, si Brother Rahim. Yes, si Cadre Officer Rahim. Siya po yung leader natin dito during the struggle. Siya ang pa-implement dito. So, siguro kahapon, meron din nag-monitor sa inyo noong report namin sa Pangasamoro. Kung saan inisa-isa natin ang accomplishment ng Pangasamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa panahon ng sa limang taon na pag-operate ng Pangasamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, napansin niyo siguro na napakarami ng mga proyekto na na-intern over at saka ongoing na ginagawa ng ating pamalang Pangasamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nabanggit ko rin kahapon na isa sa pinaka-significant na resulta ng Pangasamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay yung pagbaba, significant na pagbaba ng poverty o yung sa masamagin na rin na kamiskin. Mimbaba sa 26%. 26%. Pinaralan ko na rin akin na pangalawa is yung investment ay tumaas ng more than 50%. 56%. So, alam niyo na lahat ng ito is resulta ng struggle ng Pangasamoro. Itong struggle ng Pangasamoro nagsimula about 1969. 1969 nagsimula ang pag-struggle ng Pangasamoro. Hindi dahil sa ayaw natin sa mga karapat natin yung mga Kristiyano o karapat natin ng Kwan. Wala tayong karapat. Pero ang kalaban natin ay ang kahirapan. Ang kalaban natin ay yung walang magandang pamumuhay. Ang kalaban natin ay yung hindi ba. Wala tayong ba. Magandang pamumuhay. So, yun ang nagsulong para magkaroon tayo ng struggle, yung Pangasamoro struggle. So, maraming sakripisyo ang nangyari. Maraming nagbigay ng nag-buwis ng buhay, maraming nag-buwis ng dahil sa struggle natin. Alhamdulillah, mag-help of Allah at sa mag-help of God ng ating mga buhay, nagkaroon ng resulta. After more than 1969, more than about 50 years, ay nagkaroon tayo ng gobyerno itong Pangasamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
nagkaroon din ng mga unang gobyerno, no? Pero hindi masyadong naging effective pa rin para ma-develop ng ating pamumuhay dito sa Bangsamoro. Ngayon, alam natin na ngayon lamang tayo nagkaroon ng malaking share sa budget ng gobyerno noong magkaroon tayo ng bar. Alam niyo na ngayon, first time na pinakamalaki ang budget ng region natin. Before yung pagkaroon ng araw, pinakamalaki na budget ng araw is more than 300 million. Yun ang pinakamalaki during the AIMF. Ngayon, ang budget ng barang is umaabot ng mga 90 billion every year. 90. Ang budget ng ARM ay hindi kagaya noong muna, hindi kagaya noong muna na itong budget ng ARMM ay dinidetermine ng Kongreso kung ilan ang ibabudget sa ARMM. Kaya nga nangyayari doon dahil sa sabihin natin may mga corruption ang nangyayari. Kailangan suhulan mo yung mga nagbibigay ng kwad para lang makapagkuha, tumaas yung budget. Pero ang nangyayari ay dahil sa dami ng corruption na nangyayari. So yung budget ay hindi rin napupunta sa tao. So, kaya ngayon, yun ang isang struggle natin, pagkano tayo magkaroon ng fair na share sa budget ng gobyerno ng Pilipinas. Now, itong black grant, yung tinatawag na black grant, ito ay computed from the income of the entire Philippines. Kasi ang computation sa atin is around at least mga 5% tayo sa population ng entire Philippines. At least 5%. So kaya nag-demand tayo na kailangan fair ng gobyerno ng Pilipinas na yung magiging budget ng PARO ay 5% of the total collection ng gobyerno in terms of taxes at saka in terms of taxes and other fees. So ito, blood grant is 5% of the total collection of the government every year. Kaya nga ang nangyayari, every year tumataas ang collection ng gobyerno. So every year din tumataas yung budget natin. Because it is computed doon sa percentage natin. So, sa dami ng itataas ng collection ng gobyerno, yun din ang dami ng iakyat ng ating budget. Kaya nga ngayon, last itong year na ito, umabot na sa mga 95%, na 95 billion ang ating budget. First time ito na magkaroon tayo ng budget na 5 billion. Noon is, pinakamalaki na is 300 plus million ang budget ng ERM. So kaya ngayon nakikita ninyo na marami uusbong na mga proyekto. Dahil dito sa barn, halos lahat ng ministry ay mayroong mga project. Ministry ng lahat ng mga ministry. Ministry of Public Works. Napakaraming
ministry ng housing and settlement and development, itong MSSD. So, marami na rin silang naipatayo ng mga bahay. Marami na rin patayo ng mga bahay. So, ganun din yung mga ibang ministry. Lahat ay mayroong mga accomplishment. Kaya, kahapon nang maglahat kami ng report, nandun yung first kasama namin dumalong ang special assistant to the president. So, ang sabi niya kailangan malaman ni presidente itong lahat ng mga accomplishment ninyo. Dahil this is a huge accomplishment na nagawa ko. So, humingi siya na mabigyan ng kopya ng report and then isusubmit kay presidente para marami ni presidente na talagang malaki ang improvement na nangyayari dito sa bar. So itong training center na ito ay isa lamang doon sa mga improvement na nakikita natin. Dito noon ay wala kang makita ng ganito malaking bahay dito. Dito sa area nito. I think this is the first time kung meron na itong karating bahay na naitayo dito. Pero karamihan sa mga bahay dito, mga kubo, saka meron mga madrasa na kwan, pero light materials. Ito nakita natin na meron nang nagsimula na ito na kwan. So, we are hoping na itong mga area natin, lalong-lalong na itong mga area kung saan napakalagi ng contribution sa struggle ng bansa mo ay ma-develop natin para makita na na-develop natin ang ating homeland, bansa mo homeland. So, ito ngayon ang struggle natin, struggle ng bansa mo. Paano natin mag-maximize ang development dito sa region para kasi ang naging problema sa atin, we are always nasa baba compared to other region. Yung mga ibang region ay nandun na, malayo na sa atin, pero sa atin ay malayo pa tayo. So, kaya kailangan na, kaya nga na, nag-demand tayo na magkaroon ng enough na budget para ma-develop natin itong ating ang ating homeland.